Sampin na palang araw po sa ating lahat at narito po tayo sa ating CLF Prayer and Fasting. Ayan po. At nasa Season 13 na po tayo. Ito po ay may tamang si Jesus ay ihayag, itanyag at ibahagi sa buong mundo. Welcome po sa ating daily devotions at nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan. And praise God dahil nasa Season 13 na po tayo na patuloy niya tayong ginagabayan at patuloy nga po na tayong sinasamahan. Ayan po. So para umpisahan po ang ating gawain, para sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy mong ipinapagkaloob sa amin. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat ng maririnig, ng lahat ng mamumutawi sa aming mga bibig, Panginoon, ay naaayon sa iyo, Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Patuloy na ikaw ang makita at magningning sa buhay ko, Panginoon. Gayon din po sa aming mga kapatiran at nakikinig dito, Panginoon. Patuloy na iyong gabay ang pagprotekta, ang siyang sumakan kanila, Panginoon. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na ang mga kapatiran namin na may sakit, Panginoon, o dumaranas ng pagsubok ngayon, Panginoon, patuloy na ikaw ang magdaloy ng kagalingan at comfort, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin tinataas ang lahat ng mapag-uusapan namin ngayon, Panginoon. Patuloy rin po namin hinihingi ang iyong presensya, ang iyong gabay para sa mga oras na ito, Panginoon, at sa susunod pa. We thank you, Father God. Naway maitaas ka namin, naway ikaw ang maitanyag namin, naway ikaw ang maihayag namin, Panginoon, sa buong mundo. We thank you, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, kumusta po ang lahat? Good day po sa inyo, good afternoon, good morning, good evening, o kahit anumang oras. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating daily devotions. At ako po pala si Sister Glenda mula sa CLF na Botas. Ngayon po ay pag-uusapan natin o naiaatang sa akin ang topic na The Good Samaritan. Ayun po. So, ang babasahin ko lang po kung naman po ngayon ay ang Tagalog version. Ayan. So, tignan po natin ito sa ating mga Biblia. Ito ay nakasulat sa Lucas, ayan, Kabanata 10, versikulo 25 hanggang 37. Ito po. Sige, basahin po natin ang nakasulat. Mula po muli ito sa aklat ng Lucas, Kabanata 10, versikulo 25. Doon po tayo magsisimula hanggang 37. Okay, ang pamagat po nito ay ang mabuting Samaritano. Sa 25 o sa 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Sa 29 po, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Ayan. Sa 30, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Ayan, paring Hudyo ang saserdote. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihi siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak
ang mga sugat at benendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng tulisan?" 37. Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo." Ayan, so yun po ang ating verses para sa araw na ito. Muli po ito ay nagmula sa aklat ng Lucas 10, Kabanata 10, versikulo 25 hanggang 37. Okay po, balikan po muli natin ito at ating himay-himayin dahil ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ayan po. So sabi po dito, diba sa umpisa po ay merong taong dalubhasa na lumapit po daw kay Jesus at tinanong niya kung paano daw po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. At simple lang po nung unang naging sagot po ng ating Diyos. Sabi niya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo roon? So sabi po ni Jesus sa kanya. At ang sinagot ng lalaki sa kanya ay nung 2 kautusan po na ibinigay sa atin ni Jesus, ang ibigin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong lakas at ng pag-iisip natin. At ang pangalawa po ay ang ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So kung iisipin lang po natin, 'di ba po? Madalas po natin naririnig 'yan. And as a Christian, parang remarkable na sa atin 'yan na ang buhay natin dito is to serve God, to praise God, na mahalin natin ang Diyos, ibigin siya ng buong puso natin. As well, nung pangalawang utos na mahalin din natin ng kapwa natin. Pero let us see. Himay-himayin pa po natin itong ating verses at malalaman natin kung paano po ba natin maisa sa katuparan ang pagmamahal natin, tunay na pagmamahal natin sa ating kapwa. Gaya ng ginawa ng isang character po dito sa ating verses. So, let us focus. Ayan po, gusto ko pong mag-focus tayo sa ating maliban sa doon sa biktima o doon sa lalaking bumaba, dumako po tayo dito sa ayan, sa kwento po o sa sinabi ng Panginoon sa verse 30. Ulitin lang po natin, no? So, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Ayan, so ito po nung lalaki kung saan siya ay naging biktima ng tulisan, siya ay binugbog, siya ay hinubaran, at iniwang pong halos patay na. So, let us focus in these three characters na makikita po natin, maliban dito sa naging biktima. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Ayan, ang una po nating character ay ang paring Hudyo, o ang tinatawag po nating saserdote. Ang pangalawa po nating character ay ang Levita. Ayan. At ang pangatlo po natin ay ang Samaritano o ang lalaking taga Samaria. Okay po. So, isa-isahin po natin sila at upang makilala po natin sila at ang mga ginawa nila during this event o sitwasyon na ito. Okay, una po, sabi dito, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo o tinatawag po natin saserdote. So, based on my research, sabi daw po ang saserdote ay ang high priest o ang mataas ang kanyang posisyon sa simbahan. Siya ay tinatawag nila, minsan dito sa ibang salin po ay paring Hudyo o tinatawag po nila na saserdote. Siya po ay may katungkulan sa simbahan, tagapangasiwa po sa mga gawain sa simbahan. Siya ang namamagitan sa Panginoon para sa bayan po nila. Tawag dito nung nangangasiwa nga po sa mga gawain po ng ating simbahan. Katulad nga po ng mga ginagawa rin po ng
Ngayon, nung present po ng mga pari po, ng mga pastor po, sila po nung namamagitan. Ayan, sila rin po nung nagbibigay ng salita o nag-share ng words of God. Sila rin po nung talagang punong abala sa sinasabi nating mga gawain ng isang pangreliyong gawain po. So, yan po ang saserdote. Okay, ano pong ginawa niya? Ayan. So, babasahin po natin ito, not to condemn anyone po, no? Babasahin po natin ito dahil ito po ang nakasulat na sa kwento o sa sinabi ng Panginoon. Pero hindi po natin generalize ang mga mababanggit dito. So, let us read. So, nagkataon dumaan doon ang isang paring Hudyo nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. So, ano pong ginawa niya? Matapos niya pong makita nung taong binugbog, ginubaran at halos mamatay na, diba? Siya po ay lumihis ng daan. So, parang kung iisipin mo, ayaw niyang ma-involve doon sa taong yun. Ayaw niyang mag-abala doon sa taong yun. Diba? Parang kasi ang dami mong gagawin para doon sa taong yun na nabugbog. Diba? Mag-e-effort ka, aalagaan mo, aayusin mo ng mga sugat niya. So, ang ginawa po ng paring Hudyo o ang unang karakter natin ay lumihis siya ng daan. Pangalawa po, dumaan din ang isang Levita. Pangalawa po nating karakter ay ang Levita. So, based again on my research, ang Levita po ay mula sa tribo ng mga Levites or ng tribo po ni Levi. Ito ay, or ang lahi po ni Levi. Isa ito sa tribo na pinagkukunan ng mga saserdote. Ang mga Levita po ay nagiging, pag napili po sila, sila po ay maaaring maging saserdote. Kung hindi naman po, sila po ay maaaring umalalay sa saserdote. Kung iisipin po natin, no, nung tribo na yon, kilalang tribo yon kung saan doon nagpipick o nagchichoose ng magiging saserdote. So, ano po ang ginawa niya? So, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ayan, gaya po ng ginawa ng unang tauhan po natin na isang paring Hudyo, lumihis din po ang Levita sa kanyang lakad. So, ginaya niya rin po nung unang karakter natin. At hindi siya nagbigay pansin doon sa taong binugbog. Ayan po. Sa pangatlo naman po natin, ayan, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Okay, Samaritano, ito naman po ay taga-Samaria. Obviously, ito ay taga-Samaria. Ito ay naninirahan sa lugar na iyon. At ang mga Samaritano naman po ay, kumbaga sila nung hindi kasundo or sabihin na natin kaaway ng mga Hudyo. Gumawa sila ng sarili nilang paniniwala na hindi tugma sa mga Hudyo. Diba po? Ayan, so parang tinuturing sila na parang enemy or hindi kasundo ng mga Hudyo. So yung po ng mga karakteristik ng Samaritano, ayan, may taliwas na paniniwala at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po. Ngunit, ano po ba ang ginawa niya dito sa kwento natin? Sabi daw po dito, may isang Samaritanong napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Ayan, nalapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at benendahan. Ayan po. Pagkatapos, isinakay ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan. Upang maalagaan doon, kinabukasan, binigyan niya ng 20 pilak ang namamahalan ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos ay babayaran kita pagbalik ko. So yan po nung ginawa ng Samaritanong napadaan at nakita ang binugbog po na lalaki. Di ba po, nakakatuwa lang po itong isipin, nakakasaya sa puso natin na maliban doon sa mga tao na lumakad, palayo o palihis doon sa daan na nandoon ng lalaki, may isang tao o may isang Samaritano, mabuting Samaritano na tumulong dito. Hindi lang po basta tulong eh. Kasi kung iisipin po natin or kung babasahin po natin o unawain po natin ito, unang-una nilapitan niya ito. Act of kindness na po talaga ito.
Tapos pangalawa pa po, binuhusan niya ito ng langis at alak upang malinisan ang sugat. So malinis na po, binendahan niya pa po ito. So much effort na po nung ginagawa niya para sa taong ito. Take note po, hindi sila magkakilala. At kung tutuusin, hindi mo alam kung ito bang taong ito ay kapareho mo ng paniniwala, kung ito ba ay tao mo ay kakampi mo o kaaway mo. Next po natin, sabi dito, isinakay pa siya sa asno. Ayan, di ba? Kung isipin natin, pwede na natin siyang iwanan. Ipagkatiwala na natin yan sa ibang dumadaan. O kaya makiusap ka na lang sa ibang tao na, oh, tapos na ako dito. Tapos ko na bendahan to, tapos ko na linisan. Kayo na naman na magdila sa ano, sa paggamutan. O kaya kayo na ang mag-take care o mag-alaga dito. Pero nung lalaking Samaritano na napadaan doon, ay hindi niya lamang tinulungan ito, kundi dinala niya pa ito sa bahay panuluyan upang may taong susubaybay at patuloy na mag-aalaga doon sa tao na yon. At ikit sa lahat, naglabas pa po siya, nag-invest pa po siya ng pera, or naglabas pa po siya ng pera sa sarili niyang pocket o sa sarili niyang bulsa. Diba po, kung tutuusin po, sobrang laki na nang nagawa niya doon sa taong hindi niya kilala. So let us focus again po, gaya nga po na sinabi ko doon sa tatlong character. At malalaman natin kung ano nga ba huba o paano nga huba natin maipapakita sa kapwa natin ng tunay na pakikipagkapwa o pagmamahal sa kanila, gaya ng utos ng Panginoon sa atin. So yan po. Ulitin ko po, may una tayong character, which is, o who is the sacerdote, o nung punong paring Hudyo, pangalawa po ang Levita, at ang pangatlo po natin ay ang Samaritano. Okay, sabi po dito, ang sabi ni Jesus doon, di ba, sa bandang dulo po, at nagtanong sa Jesus, sa palagay mo sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Of course, kung tayo ang tinanong ni Jesus, alam na natin kung sino po. Siyempre, yung pangatlo na, kasi siya nung tumulong talaga at talagang makikita mo nung pagmamahal niya doon. Pinakita niya nung pagmamahal niya, nung kindness niya doon sa taong hinarang ng tulisan. So, sinagot ito ng taong dalubhasa kuno sa kautusan. At sinabi niya na yung pangatlo po. At sabi ng Panginoon, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. So, gaya din po ng sinabi ni Jesus, gayon ang gawin natin sa ating kapwa po. Okay po? Madaling sabihin po, pero parang kung iisipin natin, kung tayo nung nasa sitwasyon na yun, parang napakahirap po talaga. Pero as a Christian, at sumusunod at tunay sa puso natin, genuine sa puso natin, dapat po ay isagawa natin, not only in the talks o hindi lang sa pagsasalita, kundi rin po sa gawa natin. Okay, let us go back. Okay, so may tanong po tayo dito na inihanda. Sabi dito, ibig sabihin ba nito ay mas mabuti na ito sa mga nauna? Question mark. Ibig sabihin daw po ba nung pangatlo o nung Samaritano po na naglaan ng oras, ng kanyang pera at ng efforts, ay mas mabuti na ba doon sa mga naunang tauhan o nung sa saserdote, sa paring Hudyo at doon sa Levita? Sa tingin niyo po ba siya ay mas mabuti na doon? Pangalawang tanong po, ayan po, sa tingin po ba ninyo siya po ay kasiyasiya sa Panginoon o kalugod-lugod na sa Panginoon dahil sa ginawa niya? Ayan, pangalawang tanong po, ano kaya sa tingin niyo? Dahil ba tumulong na siya sa tao? Dahil ba naglaan na siya ng sarili niyong pera? Naglaan na siya ng kanyang effort at oras? Naging kalugod-lugod na ba siya sa Panginoon? So, sa pagkakataon pong ito, ayan po, para sa akin po ito, opo, ayan, siya ay mas mabuti doon sa pagkakataong yon mismo, sa sitwasyon na yon, siya ay mas mabuti doon o mas katanggap-tanggap ang kanyang ginawa o mas kalugod-lugod para sa Panginoon ang kanyang ginawa doon sa sitwasyon na yon, sa pagkakataon na yon. Okay, so ang ibig sabihin lang po nito, dahil ginamit niya ang kabutihan at ang kanyang puso sa pagtulong sa kapwa. Sa pagkakataong iyon, nung puso po nung pagmamahal po sa kapwa niya, nung pinakita niya. So mga kapatid, ito po nung iiwan ko sa inyo for one last time. Nais ko pong sabihin sa inyo na sa pagtulong po sa ating kapwa, hindi mo po kailangan ng posisyon.
Gaya na po ng nabanggit ng paring Hudyo, hindi mo po kailangan na may posisyon ka sa lipunan, nakilala ka sa lipunan para tumulong sa ating kapwa. Hindi mo rin po kailangan na kayo ay galing sa sikat na tribo o sikat na lahi gaya ng Levita. Di ba po? Ang kailangan po natin ay puso on that situation, gaya ng ginawa ng Samaritano na nandito sa ating kwento. Ayon po, sa pagtulong po, higit sa posisyon na meron ka sa lipunan, kung sikat ka man o ano, higit sa lahi na pinanggalingan mo, dapat po sa mga pagkakataong ito, ang gamitin po natin ay ang puso natin. By that, may ipapakita po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At mapapakita po natin kung gaano po kumikilos ang Panginoon sa atin at naisa sa buhay ang kanyang mga salita. So yun lang po ang ating daily devotion for this day. Nawa po ay may natutunan po tayo at ma-apply po natin ito sa ating araw-araw na buhay. At of course, nawa po ay maitaas natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin sa mga buhay natin. So, bilang isang Kristiyano po, masigit pong dapat makita po sa atin ito. Ayan, nung ganyang attitude po na we are ready to help in any situation, nung handa kang mag-render ng oras mo, mag-render ng effort mo, magbigay ng iyong sariling pera, dumukot sa sarili mong bulsa. So, hindi natin maiiwasan na sa mga sitwasyon ay kakailanganin natin ang gumamit ng pera, gumamit ng effort natin at ng oras natin. Higit kanino pa man ay dapat pumakita sa atin yan na not only to justify or not to justify na Kristiyano tayo, kaya dapat natin gawin yan sa kapwa natin. But, para po maipakita natin kung gaano katotoo ang Diyos sa buhay natin at kung gaano niya tayo ginagamit sa ibang tao. So, yun lang po nung nais kong iwan sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nawa po ay may napulot po kayong aral sa ating word for this day at magamit po natin ito sa araw-araw. At may ipahayag po natin na ang ating Diyos ang tunay na kumikilos sa buhay po natin. So have a blessed day to each and every one of us. At patuloy po natin ipanalangin ang ating bansa. Patuloy po din natin ipanalangin ang ating pamilya as well as our church members and leaders. So yan po, maraming salamat po muli, at para po sa pagtatapos ng ating daily devotions ay tayo po ay mananalangin. At as close in prayer, yan po. So Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito, at salamat din po sa salitang napakinggan namin ngayon. Lord, we thank you sa pagpapaalaala sa aming Panginoon na in helping o sa pagtulong, Panginoon, we don't need to have a position in this place, Panginoon, o sa aming bayan. Hindi namin kailangan ng posisyon, Panginoon. Hindi rin po namin kailangan na galing kami sa kilalang lahi, Panginoon. All we need, Panginoon, is a genuine heart na handang tumulong, na hindi humingi ng kapalit, Panginoon, as well as hindi lang para sumigat, Panginoon. Thank you, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kapag kami ay nasa sitwasyong ito, Panginoon, ayanda rin po ang aming puso, ang aming isipan na tumulong sa nangangailangan, Panginoon. Lord God, as well as we're praying, Panginoon, to continue sustain us and guide us, Panginoon, upang sa paglakad namin, Panginoon, sa mundong ito, higit kanino pa man, ikaw ang maitaas namin, Lord God. Praying for our government, Lord God, sa mga taong nakaupo rito, Panginoon, sa kasalukuyang nakaupo, Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang mag-direct sa kanila. Give them wisdom, Lord Jesus. Guide them, Lord God, at patuloy na ma-establish ang will mo, Panginoon, sa bayang ito. Lord, we're also praying, Panginoon, sa patuloy pa rin po na nararanasan namin pandemya, Lord God. You are truly good, Panginoon, dahil hindi mo hinahayaan, Panginoon, na tumaas pa ng tumaas, bagkus, Panginoon, ay pinapababa mo ito, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Panginoon, na lusawin mo ang virus na ito at patuloy mong palayain ang bansang ito, Panginoon. I believe na mahal mo itong bansang ito, Panginoon, and I believe, Lord God, darating nung tamang oras, Panginoon, na inilaan mo
for us to be free for this virus, Panginoon, from this virus, Lord. We thank you, Father. I'm also praying for the churches, Panginoon, na way patuloy na mag-ignite, patuloy nga po, Panginoon, na ikaw, higit kanino pa man ang unahin, higit kanino pa man ang maitaas sa buhay namin. We're also praying for our family, Panginoon, sa mga desires ng puso namin, Panginoon. Alam mo po iyon, Panginoon. Hindi man po namin madalas ito nababanggit, and our member of our family o sa ibang tao. Patuloy nga tinataas namin ito, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng katuparan. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na siyang magbigay, Lord, ng wisdom sa amin how to have it, Panginoon. As well, Lord Jesus, patuloy namin idinadalangin, Panginoon, na ang pamilya namin, Panginoon, ay gawin mong patuloy mong maging ligtas, Panginoon, patuloy nga din pong gabayan mo, Panginoon. We thank you, Father, at patuloy rin po namin tinataas sa inyo ang lahat ng kapatiran namin, Panginoon, na dumaranas ngayon, Panginoon, ng pagsubok. Higit kanino pa man, Panginoon, ay ikaw ang maranasan nila, ang presensya mo ang maranasan at sumama sa kanila. We thank you, Father God. Lahat-lahat po, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon, pakinggan mo ito, Panginoon, at patuloy nga pong i-grant you po in your time, in your way, in your will, Panginoon. Patuloy rin po namin, Panginoon, na itinataas ang puso namin, Panginoon. Kung ano man po ang nakikita ninyo na mali, Panginoon, tanggalin niyo po ito and continue to replace it with your love, genuine love from you, Panginoon. We thank you, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen.